Purihin po ang Panginoon, isa pong magandang-magandang umaga sa bawat isa. Salamat po sa muling pagkakataon na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin upang malaya po nating siyang mapapurihan at masamba. Sa kabila pa rin po ng medyo napagaang restriction. Ganyan din po sa ating pong mga kapatid sa kanilang mga tahanan. Hoy, gising! Mahaga na po at kailangan po nating sumamba sa Panginoon. Alam natin may day tayo kay Jesus ngayon, di po ba? So ako po'y naniniwala na lahat po ay masiglang bumangon. Ngayon po ay attentively na nakatuon po sa inyo pong mga gadgets or whatever yung means po na para makakommunicate po tayo sa umagang ito. Isa pong kagalakan na tayo po ay muli na binigyan ng Diyos ng karagdagang lakas, sigla at pagkakataon na tayo'y sumambang sama-sama sa Panginoon. Amen po ba? Kapiling ko po yung ilan po natin mga kapatiran na 50% na daw, pinayagan na po tayo. Salamat sa Panginoon. Buti na lang nauna tayo kaysa sa sabungan. Mahirap niyang pagkasabungan ang nauna, ibang usapan na po yun. Maraming nagsasabi kasi ganito, guys, pulanting linawin po ito. May mga nagre-request po doon sa bakit natin sinusunod itong mga protocol na ito. Tama lang po kasi at wise lang po na sundin po yun. Ang sabi ng iba, ang hihina naman ng pananampalataya nyo, wala kayong pananampalataya. Sandali, hindi po pananampalataya ang usapan dito mga kapatid. Nais ko pong linawin kasi may nagsasabi, Pastor, takot ba kayo? Ang hihina ba ng pananampalataya nyo? Hindi po takot kung... Kung paglilingkod lang ang pag-uusapan sa Panginoon, mag-usap tayo. Kasi hindi po ganun. Hindi po sukatan ito ng pananampalataya. Bakit po? Tingnan nyo po, no? Ang sabi po ng Acts chapter 9, verse 23 to 20. Tingnan nyo po inyong Bible. Wala po ito sa aking PowerPoint kasi hindi po ito yung aking message, no? Acts chapter 9. Sino kang nakakilala kay San Pablo? Kay St. Paul? O sino pong pwedeng kumampara sa atin kay San Pablo sa pananampalataya pag-uusapan? Wala ni isa sa atin. Ako, wala ako sa kalingkingan sa pananampalataya at katapangan ni San Pablo. Pero dumating po sa buhay niya na siya po ay binantaan sa Acts chapter 9. At ito rin po yung mababasa niyo sa 2 Corinthians chapter 11. Kompletong-kompleto yung chapter 11 ng 2 Corinthians. Yun. Sa chapter 9, ito po ang inyong mababasa. Verse 23, 24 hanggang 25. Kung ako hindi nagkakamali. Okay. So sabi po roon, si Apostol Pablo ay binantaan upang siya patayin. Kasi yung mga Hudyo na kanyang pinaliwanagan tungkol kay Jesus, nagalit sa kanya. Ito po may bigat eh. Marami pong tao na pagka itinuwid mo yung kanilang pagkukulang at pagkakamali, magagalit sa'yo. So nagalit po yung mga Hudyo sa kanya. Kasi sinishare niya si Jesus eh. So ang ginawa, binantaan siya. Hindi siya makakalabas ng bahay ng ito po yung mga tao nagsumpa na parang namanata. Na hindi sila kakain, hindi sila gagawa ng ganito hanggat hindi nila mapapatay si San Pablo. Ano ginawa ng mga mananampalataya? Yung mga alagad ni Kristo, ano ginawa nila? Nilagay si San Pablo saan? Sa basket. At kanila pong linagyan ng tali at kanila pong ibinaba doon sa pader para makatakas. Ang tanong, takot ba si Pablo? Duwag ba siya? Hindi. Bakit? Wise lang po na gawin nila yung bagay noon. Kaya wise lang po na kayo po'y mag-mask, mag-shield para po maingatan yung sarili at ganun din yung inyong kapwa. Yun po ang layunin po niyan. Hindi po para pagbawalan tayo sumamba. Kasi panalangin natin, maaaring matapos na yung problema ito, di sama-sama tayo muli, di ba ba? Di po ba maganda yung sama-samang masaya, healthy? Hindi na hindi iniisip na tayo po ay nakakahawa sa iba o nakaka-apekto sa iba at ganun sa ating sarili. Pag-uwi natin sa bahay, may pamilya po tayong uuwian na alam natin secure din sila. Amen po ba doon? Maliwanag po ba yon? Meron din nagsabi sa akin, Pastor, ang hina ng pananampalatay, masakit lang ang ulo nyo, nag-biogesic na kayo. Hindi po. Nanalangin naman po. At kumisan, ganun po ang paraan ng Diyos. Eh bakit po siya lumura sa lupa, kumuha ng putik, ipinahit sa mata ng bulag? Pwede naman niya sabihin, gumaling ka na, umuwi ka na. Ibig sabihin, ang Diyos po ay may iba't ibang kaparaanan. Pero hindi po pwede niyong sukatin ang pananampalatay dahil hindi niya ginawa itong bagay na ito. Nagkakaintindihan po ba tayo? Kapag kaganon, ang tawag doon hyperfaith. Sumobra na sa pananampalataya. Magkaintindihan po tayo. Amen. Purihin ang Diyos. Doon po sa mga bahay, nasa bahay po, hindi ko sinasabing takot po kayong lumabas. Alam nyo, mas matipid po pag nasa bahay. Hindi na kayo mamamalansya. Hindi na kayo, yung ilan sa inyo, hindi na nga naliligo habang nasa program. Nasa gawain natin eh. Mamaya na siguro marahil yon. Hindi na kayo mamamasahe. Pero ang mahirap niyan, pagka sa bahay daw kasi, maraming diversion of mind. Di ba? Diversion of activities. Pwedeng nakikinig ka kay Pastor John o sa gawain ng Caloocan Battle, pero nagluluto ka ng agahan, nagtitimpla ka ng kape, o kaya ay naglalaba ka.
Eh, kapatid, bigyan naman natin ng sapat na focus ang ating pong panahon sa Diyos, sapagkat ito po ay minsanan lamang, pero dapat ito natin gawin bawat sandali ng buhay natin saan man tayo naroon. Amen. Puri ng Panginoon. Okay, tayo po ay patuloy po sa ating gawain. Kung kayo po ay may mga banal na kasulatan, I hope you have your Bible with you. Samahan niyo po ako sa pagbukas niyan sa aklat po ng Lucas, Kabanatang 5. Tayo po ay sandali pong tumayo, mga kapatid. Praise the name of the Lord. Familiar po kayo sa kwentong ito, but I would like to draw something that is new na ito pong pinahayag ng Panginoon sa inyo pong abang lingkod na nais ko po nating i-share sa bawat isa ngayong umaga. Luke chapter 5, verse 1 to 11. Basahin po natin. Okay. Ito po ang nilalaman yan. On one occasion, while the crowd was pressing in on him to hear the word of God, he was standing by the lake of Genezareth. Si Jesus po yan. And he saw two boats by the lake, but the fishermen had gone out of them and were washing their nets. Verse 3. Ang sabi dyan, getting into one of the boats, which was Simon's, he asked him to put out a little from the land. Verse 4, and when he had finished speaking, he said to Simon, put out into the deep and let down your nets for a catch. And Simon answered, Master, we toiled all night and took nothing, but at your word, I will let down the nets. Subalit sinabi nyo, ihuhulog ko ang lambat. Mamaya na natin po ipagpapatuloy yung pagbasa na ba natin mga talatang yan. Tayo po'y sandaling manalangin at hilingin natin ang gabay ng Diyos sa ating pong pagbubulay-bulay ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Hallelujah! 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 O, ibigay po natin ng isang masayang pagpuri sa Panginoon sa pagkakataong ito, sa kalayaang ibinigay niya upang tayong lahat ay salo-salong makikinig ng salita ng Diyos. Oh, we worship your name. We praise your name. We glorify your name, O God. Hallelujah! Langit at lupa, O Diyos, lilipas. Maging yung aming buhay po ay magwawakas at ang mundong ito ay kukupas. Subalit ang salita mo, ikaw at ang salita mo ay mananatili magpakailanman. At salamat po sa tibay ng iyong salita. O Diyos, sa umaga pong ito, hayaan mo pong pagbulay-bulayan po namin ang kasaganahan ng salita mo na siyang pagkain ng aming spiritual na buhay, na siya din nagdudulot sa amin ng lakas at sigla upang kami po ay lumago sa pananampalataya at magpatuloy sa aming paglilingkod sa iyo at kilalanin ka pa ng lubos sa buhay namin. Ama, kami po may pagkukulang. Marami po sa amin, kung hindi man lahat, Panginoon, ay nagkulang at nagkamali, maliit man o malaki, O Diyos. Kaya humingi kami ng tawad. We are not perfect, Lord. You alone are perfect, O God. Pero gayunpaman, O Diyos, unti-unti mo kaming hinuhubog patungo sa iyong wangis, Panginoong Jesus, sapagkat layunin mo na makakmukha ka namin, Panginoon. O God, tulungan mo kami, O Diyos, na makita, O Diyos, ang plano at kalooban mo sa aming buhay. At yung po ay maging maliwanag sa puso at kaisipan ng bawat isa. At kami po'y humakbang ayon po sa dikta, O Diyos. Hindi lamang po, Panginoon, ang amin pong nalalamang ugnay ng iyong salita, kundi ayon po, Panginoon, sa liwanag, O Diyos, ng iyong katwiran. Salamat po, Panginoon. Narito po ang ibang likod. Gamitin mo bilang daloy na yung pagpapala para po lamang sa iyong kaluwalhatian. Abutin mo ang bawat isa sa amin. Narito man kami, Panginoon, sa loob po, Panginoon, ng panambahang ito, O Diyos, o maging sa kanilang mga tahanan, anuman ang kanilang pangailangan, in the name of Jesus, Lord God, touch their lives. In Jesus' name, salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Praise God. Kayo po'y makakaupo ng muli in the presence of God. Pinamagatan ko po ang mensahe ng Panginoon na Jesus is in my boat. Ginamit ko na po rin yung talatang ito sa aking pong previous message, matagal ng panahon po yon. Pero gusto ko pong gamitin muli sa context po, ayon po sa verse na ito na ating pong binasa. Hallelujah. Panibago pong araw ang idinagdag ng Diyos sa buhay natin. Bagamat ang tawag po dito ay Sunday, to all of us, we do know that is the first day of the week. Sunday is the first day of the week, not Monday. Monday is the first day of the work. But Sunday and every day is the day of worship. Araw-araw po'y pagsamba. Okay? Panibagong araw ng paglilingkod sa Diyos. Ang ibinigay ng Diyos, ano bang larangan ng paglilingkod tayo kanyang inilagay o iniangkop sa buhay nating ito?
God graciously blessed us and gave us another day of opportunity. Itong bagong araw na ito ay araw po ng pagkakataon, opportunity, upang magamit natin yung ating mga kakayanan, talents. Kasi lahat tayo may mga giftings. May mga kaloob ibinigay ng Diyos sa atin. Yan naman ang atas mo sa buhay. Ano mang paglilingkod yan, sa loob ng bahay, sa labas ng bahay, sa opisina, o kaya ikaw may business, o ikaw ay nagda-drive, o ano man po ang area ng paglilingkod, kasi bawat action natin, ang sabi ng Biblia, ano man ang ating gagawin, gawin daw natin ito sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang ibig sabihin, in every actions we take, we can worship God. Pwede nating sambahin ng Diyos. Pwede mong sambahin ng Diyos habang naglalaba ka. Kaya lang iba, masama loob habang naglalaba. Ang hirap naman yun. Sumasamba ka, masama loob mo. Hindi naman sa Diyos daw eh. Sa labadan, masama loob. Eh kahit na. Kasi pag sinabi ng Bible, in everything you do, do it for the glory of God. Ano man yan, maliit man yan, menial work man yan, o mighty grand work man yan, or endeavor yan, ang sabi ng Diyos, gawin daw natin ito sa ikaluluwalhati ng kanyang pangalan. Hallelujah. Bukas, balik trabaho ang marami sa atin. It might be hard labor for some, or an easy task, or a light task for others. Iba't iba ang gawain na inassign ng Diyos sa bawat isa sa atin, o nakaatang sa ating mga balikat. Yung iba naman, stay put lang sa bahay, pero hindi nangangahulugan. Yun nga po yung mga nananatili sa bahay, lalo yung mga nanay na walang sweldo, pero yung hirap ng trabaho, 24 hours a day, 7 days a week, okay? Araw at gabi, at kuminsan sila yung maagang gumigising, at late na sa gabi kung matulog, pero malang sweldo. Unfair ata yun, di ba? Anyway, salamat naman sa Panginoon, sapat yung blessing ng mga tatay o sino man yung inyo pong breadwinner ay ipinapaabot yan sa pakapakanan at pangangailangan ng buong pamilya. Kasi nilagay tayo ng Diyos, hindi lang po sa isang lugar na nag-iisa tayo doon. Nilagay tayo ng Panginoon sa isang tahanan and we must enjoy that home, and that home is a place wherein God wants to pour out His blessing. Primarily, yan po yung lugar na gusto ng Diyos pagpalain ng ating buong buhay. Amen. Ang hirap ng pinagpapala yung tatay at yung mga anak, naghihirap. Hindi po ganun ang layunin ng Diyos. Gusto ko ng Panginoon ay maging pagpapala ang bawat isa at dumalo yan, hindi lang po sa atin. Ngayon, pag-usapan natin, ilan sa atin ay naka-employed, ilan ay amo. Ang iba naman ay self-employed, siya ang amo sa karili niya, ikaw ay siya ang amo. Pag self-employed, ikaw ang amo, wala kang inutusan, wala kang empleyado. Ang ilan may personal business, may mga trabaho. Yan. Ang iba naman, partners, may partners, mayroong partners sa business. Ang iba naman, solo flight sa kanyang ginagawa. Tama po ba yan? Solo flight. Okay. But remember this, anuman ang nature ng ating trabaho, we must do everything to honor God. Pag-usapan natin din naman, linggo ngayon eh, wala kayo sa trabaho, ministeryo sa gawain ng Panginoon. Okay. So church, ikaw man ay tagalinis ng bangko, o ikaw may MC, ikaw may usher, ikaw man ay musicians, o pastor, o anuman ang tungkulin natin, dapat po natin unawain, ang mga highlight po sa ating pong ginagawa, hindi po ang ating sarili, kundi ang Diyos. Amen. Eh, sa mundo kasi parang ang dating, ang bida at sikat, yung nasa harap. Sa pagkakataon pong ito, hindi po akong bida at sikat kasi nakatingin sa akin. Ang bida at sikat dapat ang Panginoon. Siya ang dahilan kung bakit tayo nandito. Amen po ba? Amen. Kung kayo po'y napagpala sa mga bagay na nahihayag ng isang pasto, dapat ang papuri, purihin ng Diyos. Salamat po, Panginoon, sa mensahe mo. At ginamit yung buhay ng bawat isa sa atin. Bakit po? Sapagkat pwedeng mangyari, bawat isa sa atin ay pagdaluyin ng Diyos ng kanyang biyaya, ng kanyang salita, ng kanyang word of encouragement upang mapagpala ang iba. Yan po ang pananaw ng Diyos. At dapat maging pananaw ng bawat isa sa atin. This is what the Bible says. Everything you do, sabi ng Colossians chapter 3 verse 17, pagtibayin po natin yung sinasabi ko. Tingnan niyo po ang inyong Biblia sa aklat ng Colossians chapter 3 verse 17. Ang sabi diyan, everything you do or say then should be done in the name of the Lord Jesus as you give thanks through Him to God the Father. Sa Tagalog, anuman ang ginagawa ninyo, pag sinabing anuman, lahat tinutukoy diyan sa salita man o sa gawa. Pag sinabi sa salita, ito bang sasabihin ko, mapagpapala ba? Una ang Diyos. O sisikat lang ako. E pagka ganon, we miss the point of worshiping God in that action. Sabi dito, gawin ninyo ang lahat bilang mananampalataya sa Panginoong Yesus. Bagamat given na yun, bilang tatay, ginagawa mo ito para sa pamilya. Given na po yun. Hindi na kailangan explain yun. Pero yun, para sa Diyos, ay bang usapan yun? Bakit? Kasi minsan eh, nakalimutan ng marami yun eh.
Nakakalimutan ng marami yung bang, bakit mo ginagawa ito? Eh, para sa pamilya, given yun. Pero para sa Diyos. Hindi dahil sa pagkumita ka, kailangan ng Diyos ng kita natin. Hindi ho. Kahit yung tithings, hindi naman kailangan ng Diyos yun eh. Siya nga nagbigay nun eh. Pinababalik lang ng Panginoon sa atin upang matiyak yung ating pagtitiwala sa Kanya sapagkat nais niyang ibalik ng higit pa doon sa ating natanggap. Yun po yung essence nun. When we give our tithes, the Lord will bless the 90% of what remain in us. Nakintindihan po natin yun. Puri ng Panginoon sa ganung kalagayan. So bakit ko binabanggit ang mga bagay nito? Sapagkat napakahalaga in every actions we take and everything we do, in words or in deed, ang sabi po ng Bible ay upang mabigyan ng kaluwalhatian ng Diyos. At may pagpapasalamat, dapat ine-express ang bawat isa sa atin. If the Lord bless us, give Him thanks. Pasalamatan natin ng Diyos. Salamat po, Panginoon. May trabaho pa rin ako kahit nabawasan yung araw. Para salamatan mo ang Panginoon. Yung iba nga, natanggal sa trabaho. Pero kung minsan napansin ko, yung mga natanggal sa trabaho, sila pa yung tumataba. Sila pa yung lumulusok kaysa doon sa mga nagtatrabaho. Ibig sabihin, hindi sila pinabayaan ng Diyos. Hindi tayo iniwan ng Diyos. Amen. Hindi tayo iniwan ng Diyos. Kaya huwag ko kayong mabahala, huwag kayong mangamba. Yan, okay. Puri ng Panginoon. Kamusta na ba ang ating mga trabaho? Binibless ba ito ng Diyos o hindi? Tanong. Okay. Kung ito ay binibless ng Diyos, pasalamatan natin ang Diyos at purihin siya. Amen. Subalit kung hindi, but if not, did you ever wonder why God is not blessing your work? Hindi nyo ba naisip kung bakit hindi ka binibless ng Diyos? Marahil ang sagot, simple lang. Maybe you never invited Jesus to be a part of it. Hindi mo pinasakay si Jesus sa trabaho mo. Ayan. Iniwan mo siya sa bahay. Hindi mo siya sinama sa plano mo. At kung sinama mo man siya, hindi siya ang driver, pasahero siya ng buhay natin. Maging sa paglilingkod, yan. Ang tanong eh, are we successful in our ministry? Ano man yan, pagpapastor niya man yan, pagiging evangelist man yan, pagiging anumang guru yan, anumang paglilingkod natin sa Diyos. Ang tanong eh, kung susukatin natin ito sa panukat ng Diyos at sa pananaw din ng ating kapwa, umuunlad ba tayo? Kapag ka hindi, may problema. Ano yon? Hindi natin isinama ang Diyos. Tatay, nagtagumpay ka ba bilang tatay sa lahat ng aspeto ng buhay? Kung hindi, may problema. Simple lang, hindi nyo isinahog ang Diyos. Yan. Nanay, ganun din. O mga anak, ganun din. Maging sa pag-aaral, kahit na matalino ka, darating nga sandali, mamum problema. Pero pagka isinama mo ang Diyos, okay, sa lahat ng area ng endeavor na yan, hindi malayo na makita mo yung himala ng Panginoon sa ating buong buhay. Amen. Hallelujah. Alam niyo ba ang istorya, okay, nung ating pungkwin na binasa kanina? Balikan po natin sa Tagalog na lang, mga kapatid. Tuloy natin yung ating binasa. Ito po yung kalagayan ni Pedro at nung kanyang kapatid na si Andres. Okay. Ang sabi po niya sa verse 4 na lang, pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya, okay, kay Simon, pumalaot kayo, tihulog ang mga lambat ninyo at makakahuli kayo ng isda. Tingnan niyo po yung verse 3. Ano sabi doon? Sumakay siya sa isang bangka at nakiusap kay Simon na may-ari ng bangka na itulak iyon ng kaunti sa tubig. Ito po yung pangyayari. Ang Panginoon ay nanghiram ng bangka. Hindi naman kanya yung bangka eh. Kagandahan noon, yung may-ari na si Simon ay pumayag. Tapos inutusan niya si Simon i-distance mula doon sa shore yung bangka ng ilang ano kasi mga ngaral ng Panginoon. At sumunod si Simon. Naupo ang Panginoong Yesus sa bangka at nagturo sa mga tao. Pagkatapos niyang magturo, tingnan niyo na, pagkatapos mag-sermon ni Jesus, inutusan niya si Simon. Okay? Ano sabi niya kay Simon? Kay Peter. Hindi pa po Pedro ang pangalan niya, Simon pa lang. Kasi hindi pa siya disciple ni Jesus eh. Later na lang pinalitan ng Panginoon yung pangalan niya. Okay. Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat ninyo at makakahuli kayo ng isda. Ayan. So alam natin ang trabaho ni Simon Pedro at ng kanyang kapatid. Okay. Ano po ang sabi doon sa mga unang talata sa kailang paglalambat kasi tinabi na nila kay lambangka eh. Bakit? Magdamag silang naghul ng isda pero wala silang nahuli. Kung kayo po ay may trabaho,
magdamag kayo nagtrabaho, pero wala kayong sweldo. Discouragement yun. Di po ba? Ilagay natin yung ating kalagayan sa kalagayan nila. Alimbawa, anumang endeavor, sabi ko nga, anumang paglilingkod yan sa gawain ng Panginoon. Alimbawa, ang tagal mo nagpastor, di ka nagtagumpay, at wala kang nabingwit na kaluluwa para sa Panginoon. Eh, ang lungkot nun. Di po ba? Ang significant po ng bawat isa sa atin nakasalalay po doon sa galaw at trabaho natin. Halimbawa, isang example, ang significance ng teacher, nakikita kapag kami tinuturuan siya. Tama po ba yun? Kasi kung teacher ka at wala kang tinuturuan, walang kwentang pagiging teacher mo. Bakit? Nakukuha niyo po yun? Ang driver, ang significance, ang kahalagahan ng driver kapag siya may mga pasahero. Anong trabaho mo, driver? Oh, kumikita ka ba? Hindi. Bakit? Ayaw kong pumasada eh. So, walang halaga yung pagiging driver mo. Yung significance ng bawat isa sa atin na nakasalalay doon sa ating ginagawa, di ba? Tingnan nyo. Bakit mo kailangan ng mekaniko? Kasi expert siya sa pagkakalikot ng makina. At pagka hindi niya ginawa yon, walang kwenta yung pagiging mekaniko niya. Di po ba? Tama po ba yun? Ikaw'y sastre, ikaw'y mananahe. Ano yung significance mo? Pagka nakapagtahi ka ng damit, at pagka dinala sa iyo ang isang damit, eh, referin mo yon kasi kilala kang sastre at hindi mo ginawa, walang kwenta yung pagiging sastre natin. Tama po ba yun? So our significance, okay, is related to our work or our endeavor. Ang kahalagahan ng tatay, nakikita sa pagganap nila ng pagiging tatay. At kapag ka nawala yung tungkulin sa pagiging tatay, okay, nawawala yung kahalagahan ng ating pagiging tatay. Ganon din po sa paglilingkod sa Diyos. Ganon din po. Kaya nga, para kay Andres at kay Simon, ay kay Andres at kay Simon, eh nakaranas sila ng discouragement sa kanyang trabaho. Ang tanong ay ganito, kayo kaya? Kayo po ba'y nakaranas din mga discouragement sa inyong trabaho? Kahit nasa maganda kayong kumpanya, naranasan na ang marami yan. Di po ba? Maaring na-worn out ka na dahil overwork ka, maaring di naman, binuhos mo na ang iyong puso at buhay sa iyong project, pero nabigo ka doon sa iyong proyekto, nakaranas ka ng setbacks, delayed project, unfinished tasks, overdue works, hindi mo mahabol ang kota, at iba pa, at kung ikaw estudyante, hanggang ngayon may problema ka sa iyong thesis, katulad na isa kong anak, thesis sa problema. Pinapanalangin na, ano ba yung dapat gawin? So, lahat tayo may mga problema, di po ba? Lahat po tayo may mga problema. Sa totoo lang, lahat tayo nakararanas ng ganyan sa buhay natin. Pero mahalaga kung ano ang nangyari pagkatapos na maranasan natin ang bagay na ito. Katulad ni Peter at ni Andres. Ni Peter at ni Andrew. Sapagkat sila po'y nangisda, umuwi silang luhaan sapagkat wala silang huli. Tanungin natin sila, ano ang kanilang ginawa pagkatapos ng mga discouragement na yun. Sa Luke chapter 5, the ating pumbinasa, it tells us the two brothers had been all night fishing. Magdamag silang ng isda. Wala silang nahuling isda at napagod lang sila. So, wala silang kita, wala silang pera, walang laman ang bulsa. Gusto nilang bumili ng ganito, hindi nila mabili. Bakit? Walang pera. Gusto nilang magmasyal, hindi sila makapamasyal. Bakit? Walang pera. Gusto nilang kumain sa restaurant, hindi nila magawa. Bakit? Walang pera. Gusto nilang tumulong sa kapwa, hindi nila magawa. Bakit? Walang pera. You know what? Why? How important is money? Kung ating pag-uusapan ang buhay sa mundo, 90% of our activities involve money. Right? Hello? Yun po yun. Hindi ka naman pwede mag-almusal, hindi ka bibili ng pandesal. Hindi naman laging nagbubukas yung langit at bumaba, ay umuulan yung pandesal. Umaambon ng mana. Binigyan tayo ng Diyos ng wisdom, kakayanan, knowledge, giftings, and then determinations to work. Kaya sa Biblia na nagsabi, ang mga tamad, huwag pakainin. Pero kung minsan, yung mga tamad, sila pa yung lumulusog. Yung kalungkot. Okay, so ano nangyari? Kung ilalagay natin ang ating sarili at yung kalagay ni Pedro sa modernong linggo, ang ibig sabihin, na-pandemic ang dagat at nagkaroon ng peace recession. Ibig sabihin, wala silang huli. Nagkaroon ng pandemic yung dagat. Yan. Ibig sabihin, nagwelga ang mga isda. Wala silang nahuli. Expert fisherman sila. Siguro naman, alam nila kung kailan sila lalabas, kung kailan sila dapat manghuli, at yung lugar na kailan pupuntahan. Bilang professional fisherman, na-discourage silang mga kapatid. But all of a sudden, ito maganda, all of a sudden, tingnan nyo nga naman, timing ba o out of tune? Timing na timing. Dumating si Jesus sa buhay nila. Kailan? Doon sa panahon
na wala silang huli at they were all discouraged at that point. Okay. Dumating ang Panginoon. Jesus suddenly comes along and does the impossible. At gumawa ang Panginoon ng bagay na imposible. Ano ibig ko sabihin? Nakialam si Jesus sa trabaho nila. Nakialam si Jesus sa trabaho nila. Expound natin. Nakialam si Jesus sa pagiging tatay mo. Nakialam si Jesus sa pagiging nanay mo. Nakialam si Jesus sa pagiging expert mo. Nakialam si Jesus sa bawat bagay ng buhay na. Nakialam si Jesus sa pag-aaral mo. Nakialam si Jesus sa paglilingkod mo sa Kanya. Minsan kasi, ito po ang tendency, kapag ang tao marunong magaling at meron pong kakayanan ni kaalaman, ang tendency niyan, isinasangtabi na lang ang Diyos at lumalakbay na lang ayon sa dikta ng kanyang damdamin, nalalamat, emosyon. You know what? Every day God wants us to pray and ask clearly, Panginoon, ano po ang iyong kalooban sa akin? Di ba? Daily. Dapat yun ang ating pattern ng Lord's Prayer. Lahat po tayo ay lumaharap, come to a point in our lives where we need to make a decision. Okay. Bakit? Tingnan niyo po yung verse 4. Balikan natin yung verse 4. Paano nakialam ang Panginoon? Okay. Hiniram niya yung bangka ni Simon eh. Eh bakit doon po ba? And you know, ang bangka, yun yung kabuhayan ni Pedro. Ang bangka, ang source ng kabuhayan ni Pedro. Amen? At doon gustong sumakay ni Jesus. Inuwain niyo po yun. Malamang, namumusap ang Panginoon sa atin, ang gusto niya, sa bawat area ng ating pong paglilingkod, nais ng Diyos na siya yung sumakay dyan. Sumakay dyan. Amen. Ito sabi niyan, after borrowing their boat to teach them, sinabi ni Jesus kay Peter, pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Kung kayo si Pedro, sandali, ako may-ari niyan. Ako dapat mag-utos kasi ako yung CEO. Ako yung CEO. Ako yung chief executive ng bangka na yan, ng business na yan. Not you, Lord. Pero inutusan siya ng Panginoon. Ano sabi po? Malaot kayo, tihulog ang mga bangka upang manghuli. Ngayon, ang tanong, magpapasya si Peter dyan. Magdidesisyon siya. Alam niyo po ba tayong lahat, kumaharap tayo lagi sa point of decision making. Life in this world is full of decisions. Ang buhay natin sa mundong ito ay punong-puno ng mga pagpapasya. And that is amazing things about God. Binigyan niya tayo ng kakayanang magpasya, mamili, at hindi isang pwersadong pagsunod lang ang ginawa ng Diyos sa atin. Sa totoo lang, hindi tayo pinipersa ng Diyos, mahalin siya. Hindi tayo pinipersa ng Diyos, sundin siya. Hindi tayo pinipersa ng Diyos, basahin ang salita niya. Binigyan tayo ng Diyos ng kakayanan, kalayaan, karunungan upang unawain, isiping mabuti, gawin ang mga bagay na nilalayo niya sa ating pumbuhay. Pinagtiwalaan niya tayo na pipiliin natin kung ano ang tama at mabuti sa oras na dumating ang mga bagay na yun. Ulitin ko po yun. Pinagtiwalaan niya tayo na pipiliin natin kung ano ang tama at mabuti sa oras na dumating yun. Kung kayo pinakatanggap na akin pong insight, ito rin yun naman. Yung ang insight na yun. Pero mas kompleto ito. Yun po ay insight. Alas tres na po ako nakatulog bago matapos yun. Ipong, Lord, sinabi ko Panginoon, ano po bang ilalagay ko dito para makatulong sa aming lahat? Kasi napakahalaga ito sa bawat area ng buhay namin at natin. Kasi araw-araw, kailangan kong magpasya. Kailangan kong magdesisyon. Kailangan kong mamili sa mga bagay na yan. Okay? Ito man ay pagpili. Anong bahay ang aking titirhan? Anong sasakyan na aking bibilin? Pagpapasimula ng pamilya, mag-aasawa ba ako hindi? Pag-aabroad, pagpili ng karir, ano ang ating kakainin? Ano ang aking bibilin? Ano ang aking gagawin sa panahon ng lockdown na ito? Anong gagawin natin pagkatapos ng krisis na ito? At anong gagawin natin kapag dumating ang iba pang mga bagong krisis ng buhay? Lahat na yun, ilang bagay lang po yung binanggit ko, kailangan nating mamili at magpasya. Amen. Yun po yun. We all have decisions in our lives. Ako po, I came to a point of a decision kung bakit ako nagpastor. Dumating po ako dun sa pagpili. Pwede kong piliin ito, pwede kong piliin yun, pwede kong gawin ito, pwede kong gawin ito. Pero kailangan kong mamili kung ano yung tama at kung ano yung kalooban ng Diyos sa buhay ko. Ganon din po kayo. Amen. Doon po sa nagbabalak mag-asawa,
Huwag niyo sisihin kung kayo nagkamali kasi kayo namili. Pero you must think wisely about your decisions to be made. Napakahalaga po nun. May malaki at maliit na bagay, maselan at ordinaryong decision tayong gagawin sa buhay. But God loves it when we are listening closely to His directions and we make righteous choices. Kasi ang Diyos, hindi siya magkukulang sabihin sa atin kung ano yung tamang direksyon. Proverbs chapter 3, verse 5 and 6, wala pa sa PowerPoint ko. Trust in the Lord with all of your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge God and He will surely direct our path straight. Ito pong pagsunod sa katwiran ng Diyos, hindi ganun kadali. Hindi ho natural yan. Bakit? Kasi meron tayong nature Diba? Nature. Pag inutusan ka ng Diyos, dapat yan ay laging malinaw sa salita niya at wala dapat lilihis sa salita ng Diyos. Kasi ang Diyos, hindi niya iko-contradict ang kanyang salita in any point. In any point. Kasi salita ng Diyos, yun yung totoo. Yun yung standard ng ating pumbuhay. Kumbaga sa pag-awit, kung gusto mong nasa tono ka, ilagay mo doon sa pitch standard yung o ano yun. Alam natin, pag sinabi yung, ito, do, 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 de, do, 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 de, 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 do, do, hindi magkakasunod. Sinabi yung do, do, may standard yan. Amen po ba? Alam na mong musician yan. Alam na musician. Si Junel nga, ilang beses kami si Johnny, ilang oras tayo na inabot yung do na yun. Papa, hindi pa natin. Perfect. Ito. So, sinunod ko sila. Kasi, mas, attentive sila sa tamang tono, di po ba? Pwede ko sabihin, marunong pa kayo. Ito tono ko. Pwede yun. Kaya lang ang tawag doon, out of tune. Marami pong tao sa mundong ito, out of tune with God's purpose, out of tune with God's word. But they believe in God, they believe in God's word, pero out of tune. Hindi ho ganun kadali. At sabi ko nga, piliin yung katwiran ng Diyos. It doesn't come naturally for anyone. But all we need is a little help from God. Bakit little? Hindi na lang big. Kasi kung big, hindi na natin kailangan na gumalaw pa. Bahala na ang Diyos. A little. Pag sinabing little, ang Panginoon nandyan, sabihin sa iyo, anak, sundin mo yung sinasabi ko. Ang sabi niya kay Peter, Peter, pumalaot kayo at ihulog ang inyong lambat. Hindi naman siya inutusan ni Pedro na ganito, Peter, bumili ka ng Apple tablet, pag-aralan mo ito, i-browse mo yung Google, at hanapin mo yung solusyon sa problema mo. Hindi po. Ibig sa ganito, hanggang ngayon nga, kami mga pastor, namang problema kami dun sa mute at unmute. Pag nami-meeting kami, pastor, i-unmute niyo po, hindi namin kayo madinig, ha? Ano yung unmute? Tapos yung isa kong kasama, anak, pinasenyas yung anak, ito rin computer. Bakit? Pindutin mo. Asan ba yung problema ko dito? Ibig sabihin, hindi pa namin gano'ng kaalam, marami sa amin, hindi gano'ng ka-expert dun sa technicality ng bagong technology ngayon, tungkol sa mga bagay na ito. Hindi sinabi ng Panginoon, Peter, okay, mag-aral ka ng computer para makahuli ka ng isda. Hindi po. Ang inutos ni ng Panginoon kay Peter, ihulog mo yung lambat, pumalawat ka at ihulog mo yung lambat. Ibig sabihin, kung ano yung normal na ginagawa ni Pedro at kaya niya, yun ang inutos ng Diyos. Nakuha niyo po yun. Misan kasi ang nangyayari, kinokopya natin yung iba, ginagaya natin yung iba, na hindi naman yun ang pinagagawa ng Diyos sa atin. Kaya tuloy, nahihirapan tayo at yung iba naman nagiging hyper, yung iba naman nagiging hypo. Anong hypo? Magkabaliktad lang naman, hypo at hyper. Parang sakit, no? Hyper. Yan. Hyper sa dugo, anong tawag doon? Hypertension at hypotension. Yung hypotension, yung mababang-mababa yung dugo. Yung hypertension, yung laging mainit yung ulo, laging magagalit. Ano sabi? Little help from the Lord, little guidance from God, okay? And more grace from God. Yan. Biyaya ng Diyos. Kasi lahat biyaya ng Diyos, kapatid eh. Itong pagkakataon nito, nakukita tayo muli, biyaya ng Diyos yan. Hindi dahil inutos ng ganito ang mga expert na pwede na. Hindi, biyaya ng Diyos. Hindi nga nila malaman kung hanggang kailan matatapos ito. Di po ba? Umaasa na lang tayo. Buti na lang yung hope, nandito pa rin sa ating dictionary ang isip natin na tayo po ay may tinatanong ng magandang pag-asa darating na bukas. At hindi lang yon, Jesus is coming. Amen. Pero huwag tayong mabahala. Saan man tayo naroon? Talagang darating ang Panginoon.
Di ba't maganda yung handa natin ating sarili? Kung ikaw may datnan ng Panginoon na naglalakad sa daan, dumating si Lord, praise the Lord. Kung ikaw may nagtatrabaho, praise the Lord. Kung ikaw may nag-aaral, praise the Lord. Huwag lang tayong madatnan. Pagdating ng rapture, nasa lugar tayong mali. At ginagawa natin ay mali. Yun ang ating dapat binabantayan. Amen po ba? Hallelujah. Puri ng Panginoon. Hindi yung titingin tayo sa, ano binabantayan mo? Yung olive tree, pastor eh. Pag namunga na daw yung olive tree, darating na daw si Lord. Ay, kapag mo na isipin yung olive tree. Paglingkuran mo pa yun, mag-share ka ng salita ng Diyos, datnan ka ng Panginoon sa ganung gawain, tiyak, may reward ka sa Diyos. Yun po yun. May crown tayo sa Panginoon. Kaya, kailangan natin, alin, ang tulong mismo ng Panginoon, yung instruction ng Diyos. Ito po ang sabi ng Awit, chapter 32, verse 8 and 9. Ang sabi diyan, I will instruct you and teach you in the way you should go. And I will counsel you with my loving eyes on you. Do not be like the horse or the mule which have no understanding but must be controlled by bits and brittle and they will not come to you. Sa Tagalog, itong sabi, bibigyan daw tayo ng Panginoon, aakayin daw niya tayo sa daan, tuturuan kita at laging papayuhan. Sino nagsabi niyan? Ang Panginoon. Hallelujah. Mga anak na nag-aaral, na nahihirapan sa pag-aaral, okay, huwag niyong aalisin yung kahalagahan ng Panginoon. Kasi without God, we will not be successful. Yeah, without God, we will not be successful. Hindi isinasangtabi ang Diyos. Laging inuuna siya sa anumang gawain, anumang area ng buhay. Amen. Ang sabi diyan, tuturuan kita at laging papayuhan, huwag kang tumulad sa mga kabayo at sa mola na walang pangunawa, na upang sumunod lang ay hatakin pa ang renda. Pinasabi ng Panginoon. When you need to make a decision, the first and ideal test is this. Ano yun? Is my decision in harmony with God's Word? Ang decision ko ba ay nakaugnay sa salita ng Diyos? Yun na sinabi ko kanina. Ito ba ay nakatono sa salita ng Diyos? Okay? Ito ba ay nakatono sa salita ng Diyos? As I've said, and I've shared this in my insight, kailangan nating mag-decide kung ano at sinong may ganap na authority sa ating pumbuhay. Sino ba yung may full authority ng buhay natin at may ganap na otoridad ng buhay natin? Sa totoo lang, hindi ako ang may-ari ng gawain ng Diyos. Kasi gawain niya ito, siya ang may-ari. I'm only a servant of God. Ganon din tayo. Hindi po kayo may-ari ng pamilya ninyo. Hindi tayo may-ari ng trabaho ninyo, ng negosyo ninyo, ng buhay natin. Ito po ay ipinagkatiwala lang sa atin ng Diyos. At tanggalin ko yung salitang lang kasi pag sinabing lang, bumababaw eh. Lumulubnaw yung halaga. Okay? Yung ito ay pinagkatiwala lang ng Diyos. Hindi, ito'y pinagkatiwala ng Diyos upang ating pahalagahan sa buhay natin. Amen. Hallelujah. At kung sino ang may ganap na authority ng buhay natin, tiyak mamimili tayo eh. Una, pipiliin natin ang Diyos at ang kanyang salita. Okay? Pangalawa, ang mundo at ang prinsipyo nito. Pangatlo, yung ating sariling opinion at dikta ng ating emosyon at anumang kapahayagan na sinasabi nating sariling kapahayagan. Ang tawag doon, self-proclamation ng mga bagay na ito. Dapat lagi itong nakaugnay sa salitan. Ay, tayo mamimili kung ano dapat nating unahin o siyang magdidikta ng ating pagpili. Ibibase mo bang yung desisyon sa sinasabi ng Diyos o sinasabi ng iba? If you base your life on popular opinion, you are always going to be out of date. Bakit? Kasi yung popular opinion ng mundo, laging nagbabago yan. Yung uso noon, hindi na uso ngayon. Kakaintindihan po ba tayo? Di po ba? Kaya tingnan nyo, bakit ang mga magulang noon, yung strictness ng kanila pong pagdidisiplin, hindi katulad ngayon? Kasi hindi na uso noon. Hindi na uso yung noon, hindi na uso ngayon. Kaya nag-a-adjust ngayon yung adjust tayo, paano ko ba didisiplinahin ang mga anak ko? Sa modernong kaparaanan. Ayan. Kasi noon, pag sinabing, upo na yan. Pag tumitig yung magulang, galit na si tatay. Ngayon, dilat na yung mata magulang natin. Wala, waipik. Ayan, waipik. Kaya kailangan mo munang i-text, nak, hindi mo ba napapansin? Okay. Ang mama mo, umiiyak na dahil sa'yo. Okay. Umuwi ka naman. Walang reply. Tapos pag umuwi, ano ba yun? Papa, lobat eh. See? Paano ang paraan? So mag-a-adjust. Anyway, yung uso ngayon,
bukas, luma na yan. Kasi ang prinsipyo ng mundo nagbabago. Pero take note, if you base your life on tradition naman, galaw ng lipunan, political connection, tao sa mundo at may limitasyon at hangganan. Tao na may limitasyon at hangganan. Ano mangyari? Hindi nila may papangako ang magandang bukas, hilangit pa kaya? Kaya lagi ko inuulit ito eh. Sorry to say, ang Assemblies of God po is a political religious organization. Pag sinabi political, wala po tayong itinataas na politicians. Yan. Klaro po tayo dyan. Bakit? Once na ako po ay may magbanggit sa inyo ng pangalan, okay, tiyak ang focus nyo at ang focus natin ay doon sa pangako ng babanggitin kong pangalan. Pero every time I use my pulpit, I supposed to what? Share the Lord and the promises of God. Bakit? Sapagkat yun ang dapat pagtunan natin ng pansin. Kung sino yung dapat nating paglagakan ng ating pagtitiwala. Tao ba na nangako o ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ng salita niya hindi nagbabago noon, ngayon at bukas? Aber, so nagbago na kayo ng pananaw. Sino nang idadag niya sa balota? Ang problema, hindi nagpail ng candidacy si Jesus Christ. Diba? Pero ito maganda. Nagbigay siya ng kanyang panuntunan kung sino yung dapat nating piliing mamumuno sa atin ayon sa salita niya. O bahala na kayo. Ayan. Later, babasahin po natin yung bagay na yun sa banal na kasulatan. At sino bang umuugnay doon? Eh, bahala na kayo. Kasi hindi ko po kayo kilala. Sige, nakakilala ba kayo sa tao sinasabi nyo kung gano'n siya kabait? Maliban na lang talagang personal yung kilala. Marami kasi dinidepensahan, binibida ito. Tanong ko, kilala mo ba siyang personal? Alam mo ba yung nangyayari sa puso at kalooban niya? Hindi. Ang nakikita lang natin kuminsan yung panglabas. Amen? Yung kulay. Kaya marami nag-aaway sa kulay. Hindi ko na nga masuot yung kulay kung ano, yung t-shirt kung ano. Baka may magalit sa akin. Ah, pastor, ha? Ikaw, ha? Kanyang. Hindi naman, parang, ewan ko ba kung bakit. Buti na lang, walang candidate na ang kanilang kulay itim. Kaya mag-itim tayo lang. Bakit ba tayo napunta dyan? Eh, kasi nga, minsan, umaasa tayo doon sa ganun. Yung desisyon natin nakasalalay doon sa kanilang pangako. Hindi sa pangako ng Diyos. On the other hand, kung ibabase po natin ang yung buhay sa Diyos at sa kanyang salita, word of truth, the truth never changes. Kasi ang katotohanan ng salita hindi nagbabago. Truth is always true today and forever. Kapag sinabi ng Diyos something was wrong 5,000 years ago, wrong din ito 300 years from now, at wrong din ito today at darating ang bukas, wrong pa rin yun. Hindi humababago ang katwiran at pantunan ng Diyos. Kung mali ito noon, mali ito ngayon, at hindi ho magiging tama yan bukas. Kung kasalanan niya noon, kasalanan pa rin niya ngayon, hindi rin po mababago yan. Kaya minsan ginagawa ng marami, binibihisan yung kasalanan, pinagaganda, okay na ito pastor, okay naman, ginagawa naman ng ilan. Hindi, basahin mo salita ng Diyos, at huwag mo lang piliin yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kahit sabi ko nga, paalala ko, pag kayo nagbabasa ng Bible, basahin po natin yung buong konteksto. Huwag lang kayo mapulot ng pulot, talatang ito, idudugtong nyo doon, talatang idudugtong doon, at yun pa nyo, basahin po natin yung kabuuan para maintindihan po natin ang lubos. Amen po ba? Hindi katulad noon, sabi ng isang, basahin ko ang Bible, ginawa niyang parang naghahanap siya ng katelibabad niya. Sabi rito, ganito. Gawin mo ang lahat ng bagay na nagmamadali, ano man ito, sa araw na ito. Ah, sabi ng Panginoon, gawin ko doon na nagmamadali. Ano po ba yun? Inan niya uli, inan niya. Si Judas ay nagbigti. Si Judas ay nagbigti. Gawin ko lang doon. Si Judas nagbigti. Ano ba yan? Sabi dito, at ano man gagawin mo ng buong puso. Kalooban mo ba yun, Lord? Sandali, Panginoon. Panginoon, Panginoon. Kuha niyo po, naintindihan niyo po sinasabi ko. Basahin niyo yung konteksto. Baka maligaw po kayo ng landas. Okay, dinadaan ko na lang po sa tawa. Natatawa din ako sa iyong ilustrasyon. Yung pambagay na yun. Hindi po, basahin po natin kasi ang love letter ng Diyos from the start of ang kanyang greetings hanggang sa matapos, punong-puno ito ng paalala, pagtutuwid at pagmamahal. Kalinga at biyaya. Amen. Sabi ko nga, hindi po magbabago yan. Amen. Hallelujah. I don't care anong opinion ng tao, kung ano ang palagay ng marami o sinasabi ng iba o sinisigaw na katwiran ng mundo, anumang uso at popular. If God say it's wrong, it's wrong. Amen. It's always has been and it will always be. It will never change.
If God says what it is right, then it is always right. This is a solid foundation na pwede nating tayuan. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Pwede magbago ang pananaw ninyo at pananaw ko. Pero ang salita ng Diyos, hindi. Alam niyo ba, nag-set up ang Diyos sa buong sang sinukob na ito, buong universe, ng mga batas. Okay? Maliban sa natural law, nandyan yung moral law, andyan yung spiritual laws, yung mga batas pang spiritual. God built this world in order ng kaayusan, ng may kaayusan. Ba? Hindi tayo nilagay ng Diyos sa hangin at bahala na kayo sa buhay nyo, kung anong piliin nyo, kung okay sa inyo, okay yun. Hindi ho. Ang Diyos po'y Diyos ng kaayusan, Diyos ng katalinuhan, Diyos ng kabanalan. At wala pong bagay na hindi niya na-miss o hindi niya, o nakaligtaan ng Diyos sa kanyang paghalika ng lahat ng bagay. Hallelujah. Inilagay niya po yan. If you will reject that principle, ibig sabihin, naglagay na siya ng prinsipyo na dapat natin sundin sa mundo. If you will reject that principle, disobey, ignore, and move against God's principle, tiyak ikaw ang talo. Pag hindi mo susundin ng Diyos, ikaw ang talo. Hindi ang Diyos, ha? Hindi mo susundin, hindi siya, hindi mababago. Hindi mawawalan pagka-Diyos ng Diyos pag hindi natin siya sinamba. Ulitin ko yun. Hindi rin mababagong pagka-Diyos ng Diyos kung hindi mo siya sinunod. Yan. Sinong talo? Tayo laging talo. Tayong lugi. Ikaw rin ang masasaktan if you will break God's principle. Hallelujah. Hindi natin pwedeng i-violate ang salita ng Diyos. Bakit? Sa ayon sa gusto, gawin mo man hindi, magaganap ito. Matutupad ito. Kasi pangako niya ang bagay na yan. Balikan natin yung talatang 32 verse 89. Sabi ko ng Sawit, 32 verse 89, aakayin kita, sa daan tuturuan kita at laging papayuhan. Huwag kang tumulad sa kabayo o sa mola na walang pangunawa na upang sumunod lang ay hatakin pa ng renda. Gusto ng Diyos na masaya nating pipiliin at susundin ang kanyang direksyon. Nais niya tayong gabayan, turuan at payuhan. That's how God loves us. Ang tanong, gaano mo ginawa maging familiar sa salita ng Diyos at ito'y maging gabay sa mga desisyon na masaya mong gagawin sa buhay? As I wind up, balikan natin si Peter at si Andrew. Amen. Bakit? Lagi po nating isipin ang katotohanan ito. God's decision is always agreeable with God's word. Dapat. God's decision and even our decision must be agreeable to God's word. Sumagot si Peter. Ang sabi po dyan ni Peter, tingnan niyo po in verse 5, Guru, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Nangatwiran siya. Tama yung katwiran niya? Yes. Logically right? Yes. Expertly right? Yes. Sinong naniniwala? May pandemic tayo. Wala. Lahat tayo, right? Kung hindi ka pa naniniwala, kapatid, saan ka nandun? Saan ka nagaling? Right. Ngayon, sumagot si Peter, Guru, magdamag po kami nagpagod, wala kaming huli. Typically, ganito po ang sagot ng isang frustrated at discouraged na tao. Pero natapos ang sagot niya, hindi po natapos doon ang sagot niya. Anong sagot niya? Sa verse 5, tingnan niyo. Pero, sabi niya dyan, dahil sinabi ninyo, ihulog ko ulit ang lambat. Malamang mayroong sinasabi sa impersonal ng Panginoon. Panginoon, hindi ko na po magagawa ito. Bagsak po ako, failure pa ako. Pero Lord, sinabi niyo eh. Sige po. Ano sabi dito? Ihuhulog ko ulit ang lambat. Hallelujah. Titigan niyo po yung sinabi ni Pedro. Typical din ang ganitong response kanino sa mga umaasa pa rin na may magandang mangyayari sa kabila ng mga kalugihan, pagbagsak, karamdaman, kabiguan. Di ba? Salita ng pag-asa. At ito po, kapatid, ang mensaheng dapat natin ipaabot sa mga may karamdaman. Salita ng pag-asa. Kasi yun ang tamang antidote sa ganung kalagayan. Halimbawa, nalugi ka. Tapos ang madidinig mo, yan, sinumpa ka kasi ng Diyos. Dapat lang sa'yo. O mag-isip ka na ng bago. O kaya, ano ba? Kaloobang pa ba ng Diyos na mabuhay ka? Tingnan mo nga naman, madidinig mo yung ganun. Eh, di ba dapat yung word of hope?
pag-asa na, sige, gawin mo pa rin sapagkat magtatagumpay ka. Basta ayon sa kalooban ng Diyos at hindi kalili sa katwiran niya. Ito sinabi ng Panginoon. Hallelujah. Ano man po, lahat tayo sa ating mga trabaho, pag-aaral, ay may mga responsibilidad. O tayo may mga responsibilidad ay dumarating po sa ganitong estado. Ibinigay na natin ang lubos nating makakaya, talino, lakas. Ibinigay na natin yung ating best shot. We've shown our expertise. We've done everything right, but still end up empty. Ako po, may mga karanasan po yung binigay mo na yung lahat, binuhos mo na yung lahat, tapos hindi ka pa na-appreciate. Naranasan ko po sa trabaho yun. Hindi na ako natulog. 3 shifts. Umaga, wala yung karelyebo ko. Kailangan kong pasukan yun. Tapos yung graveyard shift, kailangan kong pasukan dahil hindi rin pumasok. Tapos, na-produce mo yung product, tapos pagdating ng umaga uli, sisermon ka pa ng boss mo. Hindi nila na-appreciate yung product at yung end point na ginawa mo. At least, naabot mo yung quota. And then, setbacks. Naranasan yun? Magkopyahan tayo. Kasi tayong lahat nakaranas nun. Sa business, sa trabaho, maging sa paglilingkod. Ginawa mo ng tao, pinayuhan mo ng mabuti, tapos ikaw pa ang kontrabida. Naranasan po ba ninyo? Yung mga bagay nun, ano po? Pwede kayong uminto, pwede kong give up, o pwede kong manturo na dapat kong sisihin. Pero si Peter, hindi. Sinunod niya ang Panginoon. Hallelujah. Peter, in the midst of his frustration, still obey what the Master told him to do. Sinunod niya yung sinabi sa kanya ng Panginoon. Then Jesus does a miracle. At gumawa ang Panginoon ng Himala. Hindi lang inabot ni Jesus ang kailang pangangailangan, kundi namangha sila ng lahat sa gitna ng Panginoon sa kanilang trabaho. Bakit? Sapagkat pinasakay ni Peter si Jesus sa kanyang bangka at pinakinggan ang mensahe niya at sinunod ang sinabi ng Diyos. Ang sabi ng Bible, verse 6, ganun nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda. Kaya halos mapunit ang kanilang mga lambat. Kapatid, bakit nangyari ito? Not only did they catch fish for themselves, bakit? Tingnan niyo ang blessing ng Diyos. Hindi lang sila nakahuli ng isda para sa kanilang sarili. Nung alos lulubog na yung bangka nila sa dami ng huli nila, tinawag nila yung kanilang kapwa, bankero at saka manging isda. Halikayo dito. Isiner nila yung biyaya ng Panginoon sa mga ito. Ano ibig ko sabihin? When God tells you something according clearly to His Word, sundin mo yun. Pero pag hindi kalooban ng Diyos, huwag mo ipag-iit. Pero kalooban ng Diyos, ano yun? Sumunod si Peter, masaya siyang sumunod, wala kang binanggit dito, nagreklamo siya. Just follow the Lord. Pinasakay niya ang Panginoon, pinakinggan niya mensahe ng Diyos, pinasakay niya ang Panginoon, and then he allowed the Lord to work. He allowed the Lord to work. Pinagpala sila ng Panginoon. Notice, pansinin niyo po as I wind up, it was the same lake. Hindi naman sinabi ng Panginoon, doon ka sa Boracay, mangisda, sa Palawan, marami doon. Hindi po. It was the same lake. It was the same boat. Take note. It was the same boat. Hindi sinabi, hiramin mo yung bangka ni Pastor o kaya ni Sister. Mukhang mas malaki yun. May troll yun. Yan, hindi po. It was the same nets. Yun din yung lambat. And then, it was the same fishermen. Si Peter at si Andrew. At hindi pong iba. At ano pa, ang nahuli nila, the same fish na nandoon. Anong ibig ko sabihin? Anong pagkakaiba lang? The only difference is this. Yung bangka nila was full of Jesus. The difference was full of Jesus. Jesus was in their boat and they allowed Jesus to rule their lives. Hallelujah. Kapatid, here's the teaching point. If we allow Jesus to come into our businesses, works, endeavors, ministry, excuse me, and follow them, and follow what God wants us to do, and extend our faith, and put our hope and rest upon the Lord, God can surely turn our setback into victory. Amen. Bakit? Kasi
hindi natin iniwan ng Panginoon, kundi siya ang pinasakay natin sa ating bangka. At siya yung tumimon ito at sinunod lang natin ang kanyang nais. The Lord will going to bless our ministry. The Lord will going to bless your study. The Lord will going to bless your business. The Lord will going to bless your work. The Lord will going to bless your family. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Amen. And he came to a point, even Peter came to a point, na binigay nila ang lahat sa Panginoon at sumunod ng lubos sa Diyos. Amen. Bakit? They know and understand and learn how it is to make Jesus center of their lives. Ginawa nilang sentro ang Panginoon ng buhay nila. Pinasakay nila si Jesus sa kanilang bangka. Ikaw kapatid, sa umagang ito, kayo mga kapatid na nasa inyong bahay, tahanan, si Jesus ba ang nakasakay sa inyong bahay? Si Jesus ba nakasakay sa inyong bangka? Sa inyong trabaho, sa inyong pag-aaral, sa inyong endeavor? Why not allow Him? Hindi lang pasakayin, kundi maging driver at kung ano sinasabi niya, ating sundin sa liwanag ng kanyang salita. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. Glory be to God. Glory be to God. Hallelujah. Take note. Peter and Andrew spent 24 hours. Binuguin nila yung kalang buong lakas, isip, kalooban. Sa trabaho, 8 hours. But they received nothing. But when they follow the Lord, listen to Him, and allow Jesus to come into their boat, ilang oras lang, tinugon na sila kagad ng Diyos. Amen. Kapatid, sa umagang ito, ano man yung ating kalagayan, pahintulutan natin ng Panginoon ang siyang sumakay. Ano mang area yan na alam nyo kailangan natin siya pasakayin. Kung tayo po'y nagkulang, tayo naging driver, eh medyo ibigay natin sa Panginoon. Kung yan ay luloobin, o yan ay magiging decision natin. Hallelujah. Praise God. Habang inaawit natin yung Jesus be the center of it all. Jesus the center. Ano man po yan. Hindi ko na po kayo palalapitin sa altar as we used to do that during the normal way ng ating pong pag-altar call. Sa inyo pong kinalalagyan, pwede nyo pong kausapin ng Panginoon dahil nangungusap ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita na ito. Baka naman hindi pa siya nakikialam sa inyong bahay para sumaya ito at maligtas ito. Allow the Lord to come in. Amen. Hallelujah. Praise God. Sa inyo po, sa inyong mga tahanan, kayo po'y nasa hospital man kayo, nasa banig na karamdaman, hayaan nyo po, Panginoon, sumakay ang Panginoon sa katre o sa higaan na inyong pinaghihigaan. And allow Him to comfort you in His presence, with His presence. Hallelujah. Hallelujah. Oh God. Oh God. Oh God. Oh God. Hallelujah. Hallelujah. Jesus be the center of it all. Hallelujah. Jesus be the center of it all. From beginning to the end, it will always be. It's always been you, Jesus. Jesus. Jesus be the center of. Hallelujah, hallelujah. Ama at dakilang Diyos, binubuksan po namin ang aming puso at kalooban sa iyong harapan sa mga sandaling ito. Panginoon, patawarin mo kami, O Diyos, kung sa maraming pagkakataon, Panginoon, kami ang tumimon sa bangka ng aming buhay. Ang aming sariling pananaw, katwiran, emosyon, damdamin, pag-unawa, ang isang umiral upang, O Diyos, masunod ang aming gusto at kalooban. Patawarin mo kami, Panginoon, kung kami nagkamali. Patawarin mo kami, Panginoon, kung kami lumihis sa iyong katwiran ayon sa liwanag ng iyong salita, O Diyos. Tulungan mo kami, Panginoon, O Diyos, na humakbang na mayroon pong pagtitiwala sa iyo, O God. O Lord, katulad ni Andres, katulad ni Andrew, Panginoon, at ni Simon, ni Peter, Lord.
dumating sa buhay nila, Panginoon, na sila po'y na-discourage sapagkat sa kailang ginawa, hindi sila nagtagumpay. Subalit, dumating ka sa buhay nila, nakialam ka sa buhay nila, nakialam ka sa business nila, nakialam ka sa trabaho nila. Binigyan mo sila ng instruction, Panginoon, ayon sa liwanag ng iyong salita na nadinig nila, Panginoon. Sapagkat nag-sermon ka muna, Panginoon, bago mo sila inutusan. Ano man, Lord, ang nilalaman ng sermon mo yon, marahil, Panginoon, ito po ay nagbukas ng kalooban nila, Panginoon, upang maniwala, Lord, kung sino ka at kung anong magagawa mo sa kanilang buhay. Ganon din po ang bawat isa sa amin, O Diyos. Kinakausap mo kami ayon sa liwanag ng salita mo sa banal na kasulatan upang ito'y aming masunod, Panginoon, ang iyong katwiran. Upang sa ganun, Panginoon, makita namin sa aming pagsunod sino yung inugutos na ito, sino yung dapat maparangalan, sino yung dapat masunod. At pagka ito'y aming sinunod, O Diyos, ano yung gagawin mo po, Panginoon? Naghimala ka sa kailang buhay. Ganon din po, nawa, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Panginoon, pumasok ka sa aming buhay, maghari ka sa aming tahanan. We want you, Lord God, to rule over our homes. Yung bangka ng aming buhay, Panginoon, O Diyos, ano man ito. Yung aming kabuhayan, Panginoon, Lord, makialam ka sa bagay na ito. Lord, idirekta mong lahat ng ito na may kaayusan. Sa aming pagkikitungo, sa aming kapwa, O Diyos, idirekta mo pong lahat, Panginoon, ayon sa iyong kalooban. O God, hallelujah. Kung meron man may mga karamdaman, Panginoon, ngayon nasa balik ng karamdaman na sila'y nakahiga, Panginoon, hayaan mo, O Diyos, na sila'y magpasya, na ika'y pasakayin, Panginoon, sa anumang kinalalagyan nilang sitwasyon sa buhay. Lord, allow you, God, to be a part, O God, of their predicament in the name of Jesus. Lord, alayin ko po panghipon ay mapagpalang kamay ng iyong galaw, ng iyong kapangyarihan, ng iyong kaaliwan, O Diyos. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Maging sa aming paglilingkod, Panginoon, tulungan mo kami, O Diyos, na ikaw po ang siyang maging laman, O Diyos, ng aming pong paglilingkod na ito. Hindi po kami, hindi po ang aming personalidad, Panginoon, kundi ikaw, O Diyos, at ang iyong buhay at makapangyariang salita ang maghari, Panginoon. Lord, pwede kami magkamali, pwede kami manghina, pwede kami manlupaypay, pero ikaw, O Diyos, hindi. Alam mo ang lahat ng mabuti para sa amin. Kaya ikaw pong nakakaalam, O Diyos, ng mabuti sa aming bukas. Kaya po dapat na ipagkatiwala sa iyong lahat. Maging ang aming kabuhayan, ang aming hanap buhay, ang aming trabaho, ang aming kaalaman, Panginoon, ang aming profesyon, ang aming pag-aaral, Panginoon, sa iyo, O Diyos. Alam, pinagkakatiwala namin ang direksyon, pangungunat, patnubay mo po, Panginoon, O Diyos. Hallelujah. Yes, Lord God. Yes. Hallelujah, hallelujah. Jesus, be the center. It's all about you. And it's all about you. Hallelujah. Hallelujah. Maging po sa ating pong tahanan, sa ating pong mga relasyon, kung alam natin meron tayong problema dyan, pasakayin natin ang Panginoon. Sa mga mag-asawa, allow the Lord Jesus Christ to come into your boat. Hallelujah. Sa mga magkakapatid na hindi nagkakasundo, allow Jesus. Allow Jesus. Paintulutan niyo ang Panginoon sumakay sa inyong bangka. Hallelujah. At tinitiyak ng Panginoon, aakay niya tayo sa tamang landas ng buhay. Hallelujah. 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 Kung meron mang pinagagaling ang Panginoon sa mga oras na ito, kapatid, kasi pinasakay mo si Jesus sa banig ng karamdaman. Hallelujah. Yes, 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 yes. Kumikilos ang Diyos sa buhay natin. If you just allow Jesus,
at panghawakan mo yung promise niya ayon sa liwanag ng iyong salita, ng kanyang salita. Hallelujah. Begin to read the Bible clearly, entirely. Hallelujah. With joy in your heart. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. It is you. Pasalamatan natin ng Panginoon. Yes po, pasalamatan natin siya. Buong puso nating luwalhatiin ang ating Diyos. Oh, thank you God sa iyong pong kaunguna. Thank you Lord sa iyong direksyon. Purihin ka, sambahin ka, dakilain ka. Hallelujah! 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 Lord! Thank you Jesus! Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, God. Hallelujah. Salamat, salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Tulad ni Andrew and ni Peter, Lord, nung sila yung pinagpalat, naghimala ka sa kanila. Oh Lord, dinamay nila ang iba. Hallelujah. Oh God, salamat po. Allow us to share, oh Lord, your wonderful word to people. The word of hope, the word of courage, the word of peace, oh God. Oh God, salamat po. Especially, word of salvation that comes from you. In Jesus' name! In Jesus' name! Everybody say amen! Amen, amen, and amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Ay po yung makakaupo sandali in the presence of God. Pag pinasakay niyo po si Jesus sa inyong mga bangka, huwag niyong singilin ng pamasahe. Tayo pinadako po sa isa pang mahalagang gawain. Ito po yung first Sunday of the month. At ihanda po ninyo ang inyong mga kalooban. Hindi lang po yung mga bagay na yan. Okay, kapatid, ito pong mga tinatanggap natin is just a symbol of what had been transpired before. Ang pinaka-essence po niyan, eh hindi po yung ostya o yung kopa at yung laman niyan, kundi yung mensaheng nakapaloob diyan. Yung kopa po, naglalaman po ay grape juice. Ito'y nagsisimbolize ng dugo ni Jesus. At yung unleavened bread, yung ostya, ay nagsisimbolo po yan ng okay, ng katawan ng Panginoon. At habang ating pong tangan yan, ang ating pong kalooban at isipan dapat nakapokus sa Panginoon. Ang mensahe po ng Diyos patungkol sa Santa Cena ay malinaw. Basahin po natin muli. At minsan pa, I challenge you, kasi kung ako lang ang magbabasa, kung meron po kayong dalang Bible, I hope you have your Bible. Ito pong lahat ko po pinapaalala, maging po sa Bible study. Kung po'y dadalo ng Bible study, dali niyo po inyong Bible. At kung sa oras po ng mensahe, makinig po natin, sa oras pag-aaral, i-focus po natin ating sarili sa gawain na yon. Ito pong sabi sa 1 Korinto, Kabanatang 11. Hallelujah. Nandiyan na po ba yung mga bagay na inyo pong tatanggapin? Okay. Sige po, basahin natin sandali kung may reflect yan. Ang sabi niya, sapagkat ito ang turo na tinanggap mo mula sa Panginoon. Unawain po natin ito. Mga kapatid, maging po sa inyong bahay, sa inyong tahanan, buksan niyo po inyong Bible. Ito pong bagay na ito'y turo ng Diyos. Hindi po ituro ng simbahan. Na ibinigay sa atin, katulad ng paano ibinigay ito kay Pablo at ibinibigay niya sa kapwa mananampalataya. Ano yung mensahe na kapaloob dyan? Nung gabi sa ipagkanalo, si Jesus tinutukoy dyan, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpirapiriso iyon at sinabi. Ito yung mensahe na binagay ng Panginoon.
ito ang aking katawan ay inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Okay. Hindi po yung tinapay ang alalahanin ninyo. Sabi ng iba, may church ako nilaluhan. Iba yung paraan nila ng pananambahan sa Santa Cena. Yung tinapay talaga na monay. Okay. Nagalit yung kapatid, inubos daw yung pagpitsilbang. Hindi daw siya tiniran, konti lang daw. Hindi daw siya nakontento daw sa kanyang nakain. Eh kapatid, hindi po yung tinapay ang sentro kung bakit may Santa Cena. Si Jesus. Ang pag-aalala sa Panginoon. Tuloy natin susunod na talata. Matapos magapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. So yung iba naman nakatuon sa kopa. Ang sabi ng iba, bakit yung kay pastor malaki? Malaki yung baso. Sa amin, maliit. Ano ba yun? May favoritism ba ang Diyos? Hindi ho, kaya tingnan nyo po, maliit na rin sa akin. Kasi nga, malaki man ito, malaki. Hindi po nakatuon doon. Okay? Simbol lang po ito, pero ang mahalaga, ang essence niyan. Tingnan nyo po kasi sabi ng Bible, gawin ninyo ito, tuwing iinumin nyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Whether we sip it, or whether we drink it, or whether, sabi niyo sa mga, sa ibang tawag, nilaklak, ibig sabihin inubos. Pag-aalala, maraming content yun. Hindi po. Ang pinaka-essence niyan, yung pag-alala sa akin. Verse 26, tingnan niyo po ang inyong banal na kasulatan. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ano daw? Ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Alam niyo mga kapatid, tinawin ko po ito. Every time you share the gospel of Jesus Christ, hindi natin pwedeng ilayo yung katotohanan na sa uling araw na tayo kung bakit natin binabahagi yun. Kaya kung maaari sana, every time you share the gospel, speak about Jesus will come. Kasi yun po ang mensahe na pinaabot niya sa atin eh. Linggo-linggo o kada buwan, every Sunday, itong mensahe ito, sinasabi niya sa atin. Tapos magkukulang pa tayong share si Lord, darating na siya. Maganda tayo. Pero mahalaga niyan, hindi ho nauna yung muling pagparito, naula po yung kamatayan niya. Kasi yung message ng kamatayan, message of salvation. Halimbawa, bigyan kayo ng pansin. I-share ko man si Jesus darating, magra-rapture. Pero yung sineran ko, hindi ko pinatanggap sa Panginoon. Pagdating ng rapture, walang kwenta yung siner ko sa Kanya. Bakit? Hindi ko pinatanggap kay Jesus eh. Bakit? Wala sa Panginoon. Pag-intindihan po man natin. Itong message na ito, malinaw po, dapat para sa atin. Ano daw dyan? Ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. And every time we share Jesus, share the message of His death, kaligtasan po yun eh. Amen? And the message of His coming, kasi any moment, wala pong date tinalaga ang Diyos, pero any moment, maaaring ngayon, bukas, o isang araw. Ang mahalaga niyan, alam natin ang significance ng communion. At ito po'y bahagi na ng ating pang-araw-araw na buhay. Amen? Hallelujah. Sa New Testament, araw-araw po nilang ginagawa ito eh. Samantalang sa atin, bakit hindi naman tinguin araw-araw? Sige nga, papayag ba kayo araw-araw? Pwede rin naman. Pero yung essence kasi ng message, yun yun. Pwedeng araw-araw naaalala natin ang bagay na ito. Amen po ba? Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y mananalangin. Handa niyo na po ang inyo pong mga tatanggapin. Sa inyo pong mga tahanan, alam ko po, meron na pong na-prepare kayo sa inyong mga bahay. As you take all those elements, bago tayo magpartake, tayo po'y magpipray. Pero lahanin po natin ang message sa likod niyan. Amen. Hawakan niyo po yung mga ostya o yung unleavened bread. Anong message na kapaloob dyan? Ang Panginoon. Hallelujah. Tayo pong lahat manalangin. Panginoong Jesus, aming Diyos, salamat po. Napakalawak ng iyong pag-unawa at pagmamahal sa amin. Sa kabila po ng hindi ka tinanggap ng mundong ito, naroon pa rin ang pagyakap mo. Ginawad mo rin pa rin, Panginoon, ang Lord, ang pagtubo sa amin hanggang sa mamatay ka sa krus, alang-alang sa amin.
Kaya't nang banggitin mo, Panginoon, sa Ama, it is finished, naganap na. Yun ay kataga ng tagumpay at hindi kalugihan. Kaya ang mensahe ng krus, Panginoon, hindi po mensahe ng takot, hindi mensahe ng pangamba, kundi mensahe ng tagumpay, mensahe ng pag-asa, mensahe ng kaligtasan. At salamat po sa dakilang pag-ibig mo sa amin kung bakit ka nabayubay sa krus. Panginoon, habang tangan po namin, O Diyos, ang tinapay na ito. Nawa huwag namin makakalimutan, Panginoon, O Diyos, ang katotohanan na may Diyos na nagkatawang tao, iniwan ng langit, alang-alang sa amin na namatay sa krus upang bayaran ang aming pagkakasala, sapagkat nilayon mo po, Panginoon, na kami makapiling mo magpakailanman. At inihintay mo ang desisyon na yan ang bawat isa sa amin. At salamat po, Panginoon, hindi mo kami nitsipwera sa iyong kadakila ang pagmamahal at pagliligtas na ito. Salamat, salamat, salamat. Hallelujah. Sama-sama po natin kainin. Hallelujah. Ganun din po, bago natin inumin, Panginoon, salamat po sa iyong banal na dugo. Na minsan, Panginoon, wag nawang mangyari, O Diyos. Kasi kung minsan parang ritual na lang, per Sunday, kaya aming ginaganap ang bagay na ito. Panginoon, lalo po nawang maging matibay kami at lalo po, Panginoon, maunawaan namin ang dahilan, O Diyos, ng pagbubo mo sa krus, ng pagbubo ng yung dugo dun sa krus ng Kalbaryo. At ang sabi po na aklat ng Hebreo, minsan mo lang ginawa ito, ito'y sapat na, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na lalo namin pahalagahan ang yung banal na dugo na nagtakip ng aming kasalanan at naniniwala kami lahat ng nanalig sa iyo. Saan man kami naroon, Panginoon, ay yung iingatan, yung poprotektahan, yung gagabayan, Panginoon, sapagkat we are all covered by your blood. Then, O Lord, ginawa mo na ang lahat para sa amin at wala nang dahilan upang kami mangamba. Salamat po, Panginoon. Salamat, salamat, salamat. O Diyos, at naniniwala kami, darating ang araw, sasalubungin ka namin dahil susunduin mo kami upang makapiling mo magpakailanman. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sama-sama po natin inumin. Praise God. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon. Purihin ang Diyos. Tayo po ay dadako na po sa huling bahagi ng ating pong gawain. Tayo po ay aawit sandali at tapos benediction. At tayo po ay lilisan sa kanya-kanyang pong mga endeavor maliban po dito sa ating pagsamba. Salamat sa Panginoon. Nandiyan lang po ang ating song leader, Mr. Tel, na maawit na yun ang masayang awit and then yung ating pong closing prayer in Jesus' name. Amen. God has overcome. Amen po. Jesus died so we may live. So let's continue to worship the Lord. Inaanyayahan ko po na lahat na tumayo. Hallelujah! God is fighting for us. Amen! God is fighting for us. God is on our side. He has overcome us. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here.
Jesus' name. Hallelujah. Paalala mo sa amin, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na sa mga nangyayari sa aming buhay, sa aming paligid, Lord, hindi namin kayang pagtagumpayan ang lahat kung wala ka sa amin, O Diyos. Banal na Panginoon, Banal na Espiritu, hinihiling po namin ang laging pagsama mo po sa amin, ang laging pangunguna mo sa amin, anuman ang desisyon na gagawin namin sa buhay namin, O God. Patuloy mo ipaalala sa amin ang iyong mga salita upang magawa namin ang tama, O Diyos. Patuloy mo kami bigyan ng pusong masunurin upang patuloy naming masunod ang mga kalooban mo sa buhay namin, Panginoon. At patuloy na ang lahat ng aming gagawin, sasabihin, isipin, Panginoon, ay makapagbigay ng kaluwalhatian sa iyo, makapagbigay ng kaluguran sa iyo, Panginoon. Makapamuhay kami lagi ng mayroong kabanalan sa iyong harapan. Patuloy naming maibigay, Panginoon, yung karampatang panglilingkod sa iyo, O God. Pagkalooban mo pa po sana kami ng buhay at lakas, O Lord, na magagamit namin sa aming paglilingkod sa iyo. At patuloy na maging maayos, Panginoon, ang aming mga kaisipan, Panginoon. Alisin mo ang anumang mga pagdududa. Alisin mo ang mga maling kaisipan, Panginoon, ang mga maling gawain, O God. Patuloy na maging maayos ang aming buhay, O God. Dalangin namin, Panginoon, ang patuloy na pagpapala at pag-iingat mo sa bawat isa sa amin. Patuloy mo po kaming proteksyonan. Patuloy mo kaming balutin ng iyong banal na dugo. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang buhay namin, Panginoon. Hindi lamang ang aming physical na katawan, kundi ang aming spiritual life, O God. Sa iyo namin pinagkakatiwala. Patatagin, patibayin mo ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Patuloy mo kaming busugin ang iyong mga salita, ng iyong mga aral, Panginoon. Magkaroon kami lagi na kuhawan sa iyong mga salita upang patuloy ka pa naming makilala, Panginoon. Patuloy pang lumalim yung aming pagkakilala sa iyo. Patuloy pang lumalim yung aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Sa iyo kami nagtitiwala, O Diyos. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang aming buhay, ang lahat-lahat sa aming buhay, Panginoon, dahil ikaw yung Diyos na nakakaalam kung ano ang mabuti para sa amin. Patuloy na kalooban mo ang maghari sa buhay namin. Hindi po yung kalooban namin, hindi po yung kagustuhan namin, Panginoon, ang aming magawa, kundi yung kalooban mo, yung kagustuhan mo, Panginoon. Salamat po, salamat po sa iyo pong lahat ng papuri, pagsamba at pagluwalhati sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Taas po natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Naasin pong paglisan sa tahanang ito ng Diyos at maging po sa inyong mga tahanan sa pagtatapos po ng ating gawain sa umagang ito. Taglayin po ng bawat isa sa atin ang basbas at pagmamahal ng Diyos Ama, biyay at pagliligtas at pagpapagaling ng Diyos Anak, at ang pakikipisan, kaaliwan, patnubay at gabay ng Diyos Espiritu Santo ay sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen and Amen. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. God bless you. Kayo po nasa inyong mga tahanan. God bless you po. Keep safe. Enjoy the day for the glory of God. Good morning po sa inyong lahat.